Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ito may gabi o araw na inyong mapapakinggan, pagpasensya niyo rito sa amin ngayon is medyo makulimlim. Medyo sinubukan ko lang ito muna, may ilaw, pero mamaya siguro baka magbukas ako nitong kortina para makita ko kung pwede na yung sunlight sa labas, kung enough na na para mailawan itong mukha ko kasi madilim sa amin dito. Siya nga pala, sasagutin ko lang po ang kasi sinagot po ng ating mayor ng Kahidyukan yung aking open letter. Unang-una, maraming salamat po na sinagot niyo po ito para sa ikalilinaw ng lahat. Pero mukhang hindi rin po malinaw, kaya sasagutin ko rin ulit yung mga sinabi niya. At humihingi din ako ng paumanhin kung ako may medyo mapalakas ang boses o mapataas ang tono na baka mamaya ay akala niyo ay galit ako or sumisigaw ako or what. Pero ganito lang po ako. Pag medyo gusto kong i-stress yung point ko, ay napapataas din yata siguro ang tono ko. At ina-appreciate ko rin yung pananalita ni Mayor. Mukhang malumanay siya magsalita. Siguro kasama na yan si strategy na para hindi siya mapagsabihan ng kung ano pa, kundi talagang he's just talking about the topic ko, no? Pero I think hindi nga yata ganun ang nangyari, kasi nga sasabihin ko rin sa inyo kung bakit. Sasagutin ko yung mga ibang mga tanong, mga ibang sinasabi niya para maliwanagan ng ibang tao, at kung paano ko rin naintindihan kung paano niya in-explain yung side niya, at magka-counter ulit ako, at siguro yan sa mga susunod na mga araw magka-counter ulit siya. Pero sana kayong mga makikinig nito, wala akong intention dito na para siraan sa kung sino man, kundi ang akala ko karapatan natin ito, or ako, karapatan ko bilang Cebuyanon sa aking tinatawag na pagiging concern, kaya ako ganito. Nababanggit ko yung aking nararamdaman. At sa totoo lang, hindi ko talaga ito nararamdaman ang sarili ko lang, kundi sabi rin ito ng ating mga kababayan dyan sa Cebuyan o Cayucan na ganito ang kanilang mga pakiramdam. At ganun din kaming mga Cebuyano na nasa abroad, para kaming nagpapabaya kung hindi kami magbibigay ng aming mga opinion. Nasa sa inyo kung susundin nyo, hindi namin kayo pinipilit. Pero siguro naman, bahala na kayong tumingin lang tinatawag na alin ang tamang pag-iintindi. Ang isa bang taong mayor na ang interes is yung sarili niyang pamilya o sarili niyang kagrupo sa kanilang tinatawag na government officials na mga tinuturing na rin ng mga tao nga na pinagbili na yung ating Cebuyan nang dahil sa kanilang pagkunaib ng tinatawag na pagiging anti-mining natin, na sila is para bagang walang magawa kuno. At ang alala kong sabi pa nga ni Mayor nung araw is aantay niyang makaupo sila bago sila mag-usap ni Mayora. Si Mayora yan yung mayor ng San Fernando na si Nanette Tansinko. Pero the truth is wala na akong nabalitaan noon kasi nga eto. Pero that's another topic to talk about later on. Ito na lang muna ang usapan namin tungkol sa yung tatay niya na in-appoint niya na tinatawag na administrator, executive administrator. Ang alam ko yung mga administer, yan yung talagang malakas at may mga alam at may mga panahon. Pero lumalabas itong sa kanya is mukhang may conflict yata na kung sino pa yung tumanda, kung sino pa yung medyo luma na ang style, yung sinang kumuha ng bata. Pero whatever it is, eto, pag-umpisa natin, at I hope na mag-ipapalit itong lighting natin kasi minsan, kasi bubuksan ko ito, medyo na nasisilaw nga ako dito, pero kailangan ko na sagutin po ito. So, thank you very much. Maraming salamat din sa inyo. Kung sino mo makikinig, bahala na po kayo. It's either sa YouTube ko ito i-post or sa Facebook. At sana naman is nasa sa inyo kung gusto niyo mag-like, nasa sa inyo rin kung gusto mag-comment. Ako wala po akong intention saktan kayo kung kayo may mga follower ni Mayor Greggy or ng father ni Greggy. Wala po akong ibang masamang intensyon, kundi ang akin lang is yung makatulong tayo na ang ating bayan o yung mga taong bayan ay hindi naluloko sa paraan ng kanilang mga estilo. Kasi estilo yan ng mga ibang politisyon, kasi ibang bansa nangyayari yan. Ngayon may social media na, kaya ginagamit ko lang ang social media. Maraming salamat po sa inyo.
Siguro po kahapon, nabasa niyo na rin yung long message ni Jean Raki Rojas, no? I-summarize na lang natin. Kino-question niya ang credibility ko para pangunahan ang kay Jukan dahil daw inappoint ko si Mayor Borong as my administrator or executive assistant. Ah, siya nga pala. Hindi ko po pinapangunahan ng kahidyukan or pinapangunahan ng mayor. Ako'y nagtatanong lang sana na baka mamaya meron siyang ma-explain tungkol dito sa mga katanungan ito. At kaya ako ganyan dahil nga ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong Sibuyanon, kahidyukanon, medyo nagre-respeto at nahiya or hindi ko alam kung takot yata magsalita. Kaya ako na lang ang nagsatanong. At saka gusto ko lang na ibanggit dito na yung ipinagdidiin ni Mayor na salitang appoint, in-appoint niya. Gusto kong ilabas dito yung karamdaman ng ating totoong nararamdaman na hindi niyo binabanggit. Ang sa totoo lang yan, kailangan gamitin ni Mayor yung word na appoint. Sa talagang totoo yun, talagang ginawa niya, in-appoint niya. Pero sa katotohanan, to use the word appoint only means it is legal. Wala naman akong kinwestiyon doon sa legalities niya. Yun ang ini-explain ni Mayor sa mga salita niya. Lahat naman daw sa Odyungan, mayroon din daw in-appoint doon. Puro mga comparison sa, hindi naman yun ang tanong ko kung legal o hindi legal ang pagka-appoint niya. Ang tanong ko is, kailangan ba? Mayor, kailangan ba? Akala ko ba abogado ka? Sasabihin mong marunong ka. Kine-question na nga ng ibang mga tao na hindi ka man pumasa. Ginamit mo lang daw yung sabi ng iba. Pero that's another topic to talk about. Pero ang point ko is, mukha yatang totoo siguro yung sinasabi nila dahil ang hina mo . Kailangan mong bang magpatulong sa tatay mo, tapos i-justify mo by saying, hindi naman mali yung ginawa ko, legal naman yung ginawa ko. Hindi naman yun ang tanong. Marami kang legal na pwedeng gawin, pero kailangan mo bang gawin? Dahil ba pwedeng gawin at saka legal, igagawin mo? Anong klaseng mayor ka? Gawin mo kung anong tama, ang ibig ko sabihin. Hindi yung porky legal gagawin mo na. Kung ikasasama ng bayan, ikasasama ng gobyerno mo, igagawin mo pa rin kahit legal. Talaga nga namang mahina ka nga yata talaga. Ewan ko ba? Abogado ka, pero yung mga sinasabi mo, okay, so dapat gamitin mo talaga yung word na in-appoint mo para nga naman makita ng tao na wala nga namang problema. Legal naman pala, Rocky. Anong nire-reklamo mo? Kahit yung canon or mga taong nakakaintindi, yan ang ginagamit niya laging word, in-appoint niya. Kasi nga, doon niya kano dinadali para yun ang pag-usapan niyo. Legal naman pala, Rocky. Anong masama? Hindi po yun ang pinireklamo. Kung nire-reklamo ko, kailangan ba? Or gastos na naman ng bayan. Tapos kung ako mag-a-appoint ng tao, opinion ko lang ito, siyempre ako nagsasalita dito, kaya opinion kong sasabihin ko. Para maintindihan ng mga tao yung aking point, parang negosyo din yan. Kung kukuha ka ng partner, kunin mo yung taong mag-complement sa'yo. Kung anong pwede niyang idagdag sa'yo. Kaya ka nga kumukuha ng partner or katulong para makatulong sa'yo. Kukuha kayo, mahina pa, matanda, bingi, tapos wala pang, hindi yata tama yung ginagawa mo talaga. Pero siyempre, gina-justify mo yan. Pero okay, marami pa tayong pag-usapan sa susunod. Sige, tuloy natin itong mga sinagot mo sa akin at para isa-isahin ko. Ang kwalifikasyon lang po sa pag-appoint ng ating administrator ay nakadepende sa trust and confidence ng appointing authority at yun po ang inyong municipal mayor. Naku po, yung basihan pala, yung pala daw ang basihan. Trust and confidence. So ano kayang nangyari dun sa iba? Qualification or yung tinatawag na paninindigan sa bayan, leadership, or yun na nga, bata pa ba, or may kakayahan ba, or yung bang nagko-complement ba, yung baga sa kung ano yung kakulangan ng mayor, kukulang siya sa oras, at kulang siya doon, wala siyang masyadong alam doon sa party na yun, sa kayata dapat kunin yung ganong klaseng tao, yung sa iba dyan, yung mga ibang advisor, di ba, tinatawag nila,
economic advisor, political advisor. Ano kaya ito si Broome? Kaya niya kinuha, bukod sa siguro, yun na nga, tama rin yun, trust and confidence, siguro kinuha niya as family advisor, siguro ganun. Baka mamaya, eh, siyempre, wala pa siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang alam, eh, kaya siguro kinuha ni Greg ito. Eh, ang duda ko, wala rin anak yung isa na yun. Ewan ko ba? Basta kesyo ano pa, normally naman talaga pag kukuha ka ng partner, kailangan magko-compliment sa'yo. Kahit sa negosyo, ganun eh. Kung hindi ka marunong doon sa party na yun, kunin mong partner yun kasi marunong yun. Itong tatay, duda ko, walang alam ito eh. Ang ibig ko sabihin, walang alam, kundi isa lang ang alam, kundi connection. Palagay ko yun. Nababanggit din yan ni Greggy sa bandang huli nitong mga salita niya. Masasabi niya rin yan. Yung tinatawag na maraming connection yung tatay niya. Yan ang alam kong sikreto dyan. Kasi, siyempre, may mga kwan yan eh. Kaya ngayon tumagal na pagka-mayor eh. Ang alam ko, pulis yan talaga sa Makati. Kilala ko yan. Kasamahan ko rin yan. Ang bata pa yan. Magkasama kami sa Makati. Pulis yan. Marami yan. Magaling talaga yan. Ibig sabihin magaling, malinis yan sa kanyang jeep. Gustong-gusto ko yan yung jeep niya noon. Nag-agree ako dyan. Kumpara sa mga ibang kabarkada niya na kababayan natin. Eh, okay talaga yan pagdating sa mga bagay na ano, maingat siya sa bagay niya. Yan ang alam kong natatandaan ko dyan. Tsaka sa inuman, hindi rin umiinom yan. Wise din yan. Nalalasing ang makasama niya, pero siya hindi. Kaya okay lang. Yung mga kanya, mga qualities niya yan na talagang na-appreciate ko. Mabuting tao din nga yan. Kaya lang, hindi pwede porke mabuting tao, ibig sabihin, ikaw na lang ang pwedeng maging mayor or ikaw na lang ang pwedeng mag-utos sa anak mo or sa mga tao mo kung paano mo gagawin. This is different. Kaya nga meron tayong tinatawag na democracy. Pwede tayong, lahat tayo magtulungan or pwedeng maging mayor ito. At kaya rin merong tinatawag na limit ng kwane, ng pagiging pagsilbi sa bayan. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi. Kasi nga, kagaya niyan, yun na nga, siyempre, tapos na yung tatay niya, hindi na niya kaya siguro. Kaya, ayun, pinasa niya sa anak niya. Pero tama rin naman ang ginagawa niya. Ginroom niya yung anak niya. Ito naman mga kababayan natin, sanay sa lumang estilo ng pagboto ng tao. Bukod sa nabibili pa yung boto. Kaya yan, kaya nanalo yung anak. Ito naman ang anak ngayon, hindi naman makaporma. Kasi abogado pa naman, di makaporma. Kaya tuloy ganyan ang nangyayari. Pumasok na yung tatay dahil nakita siguro ang hina nitong anak. Eh. Mukhang may pagkano mining pa yata itong anak nung araw. Kaya ngayon, di na. Eh. Pero yan, eh, mapapag-usapan pa rin natin yan sa bandang huli mamaya sa usapan natin. Sa kanyang mga connections, tiyak at sigurado ako matutulungan ako ni Mayor Buro sa pamamalakad ng ating bayan. Oh, ayun, narinig niyo, di ba? Trust ga daw siya sa confidence, ayun. Tapos maraming may tutulong sa kanya dahil may connection, yun. Okay, hindi ko na elaborate, bahala na kayo mag-intindi dyan. Hindi lang matanggap ng mga tulad ni Rocky Rojas na tayo po ang nailuklok sa pwesto at nakibagay at nakisama, ko si Mayor Buro sa patuloy na paglilingkod at paninilbihan sa bayan po ng Kejukan. Ano naman yung hindi kita matanggap? Tanggap nga kita, mayor nga, tawag ka sa'yo eh. Kung ano-ano mga nirarason mo, ano ba naman yun? Pumunta ka naman sa topic na pinag-uusapan natin, mayor, ano ba yan? Ang topic natin pinag-uusapan yung tungkol sa pagiging pagkuha mo sa kanya as administrator, ano ba talaga ang rason mo, anong sinasabi mo hindi kita matanggap? Matatanggap kita kung tutuusin, eh, bakit sino ba naman ako, tatanggapin kita o hindi? Kasi kung tanggapin kita o hindi, wala naman akong pakialam talaga kung tutuusin. Eh. Taong bayan ng Kahidyukan ang mayroong karapatan yan sa sinasabi mo, hindi ako. Ako yung nagbibigay lang ako ng opinion ko kasi ipinapasa ko sa mga tao dahil ginagawa niyong tanga ang mga tao. Lahat kayo, mga politician dyan, San Fernando at saka ibang party pa ng Pilipinas, noon pa kayo ganyan eh. Eh ikaw naman, ayan, namana mo sa tatay mo, tapos nung medyo naliligaw ka, pumupunta ka sa parang no mining, napansin nila yan kasi lumalakas ang no mining ng mga tao eh. Eh,
nakita nila in San Fernando at sa Cayucan, sa Magdiwa, nagtutulungan. Kaya tinitira ngayon itong Cayucan dahil nga malakas ito. May bala kayo sa Kakantanda at sa Dannao, Magmina, na yun na nga, meron ng application and everything. Kaya ikaw naman, ginugroom ka ng tatay mo na para gawin ito. Yun yung connection ng tatay mo na sinasabi natin. Para nga naman, siguro utos nung ganito sa taas, sinabi sa tatay mo. Kaya ikaw naman, ang tatay mo naman ang parang siga-siga dyan sa atin sa isla. Kaya akala ninyo, magagawa nyo yung gusto nyo gawin. Kaya nandito si Rocky at nandito rin yung mga iba pa ating mga kababayan na nanahimik pa. Hindi yan sumasangayon, nanahimik lang, Mayor. Nanahimik lang. Pinapaalala ko sa iyo, nabibilang ang mga araw ninyo sa mga ginagawa nyo yan. Okay, marami rin ako nakita. Sinasabi mo, hindi ko alam mga programa mo. Alam ko mga programa mo, huwag ka mag-alala. Tinitingnan kita, pinag-aaralan kita, hindi ako ganun kagago. Nakagaya ng mga iba dyan na basta na nagko-comment o naninira. Ako, hindi ako ganun. Nakikita ko marami kang tinitira niya tao. Tama ka rin doon sa ibang mong paninira. Pero huwag mo ako ikapara doon. Ibang akin. Ang akin is, unang-una, kung tutuusin, para sa mga tao na kikinig nito mga sinasabi ko dito at yung aming diskusyon ni Mayor dito, ako po'y wala akong pakinabang dyan sa inyo, sa totoo lang. Hindi kagaya ng mga ibang tao, kaya nakikialam dahil mayroong pakinabang. Eh ako wala akong pakinabang, kung tutusin lang. Ang pakinabang ko is yun na nga, mananahimik ako na nakakatulong ako sa isla, nakakatulong ako sa taong bayan, yung kanilang boses na hindi nila masabi dahil takot sila or nahiya sila or... Hindi nila siguro alam, hindi ko alam. Basta ako, sinasabi ko lang bilang tulong sa ating mga kaisla o sa mga taong naghahangad na umasenso yung ating isla. Kasi paano na nga naman asenso kung puro mga langgan yan? May tawag dyan political dynasty o ano tawag dyan? Puro sila-sila na lang. Ako kung tutuusin, kung gustuhin ko lang, gawin ko sana, di ba? Hindi. Wala akong pakialam. Anak ko nandito na sa abroad. Lahat kami nandito. Nanay ko nasa abroad. Lahat na. Wala akong pakinabang dyan. Kung baga sa ano natutuwa lang ako na makatulong sana. Pero nasa sa mga tao, kung ayaw nilang pakinggan sinasabi ko, okay lang din sa akin. Pakinggan nyo si Mayor. Ayan. Siguro naman, tutulungan kayo niyan pagdating ng araw. Kasi, siyempre, may nalaman siya, abogado siya. Kaya, asahan nyo. Kung may kaso kayo, lapitan nyo. O kailangan yung pagkain, lapitan nyo. May sakit kayo, lapitan nyo. Meron daw siyang kwan eh. Meron daw siyang tinatawag na sea ambulance. O, tamo, yan. Yan ang mga proyekto ko, no? Programa. Ewan ko ba? Yan yung mga tulong na, ewan ko kung saan kinuha ang pera. Hindi ko na alam yan. Kailangan ko pa mag-research yan. Pero kayo mismo mga nandiyan, naintindihan nyo yan. Pero ang tanong lang dyan is, yun nga ba ang talagang kailangan? Bilang mayor kasi, bilang politician, bilang nagsisilbi sa bayan, yan yung pakialam ko sana na pinapakialaman ko. Kasi maraming dapat gawin bago yung mga ganyan eh. O, si ambulance, para ano? Para dalhin ko daw yung pasyente papunta sa Odyungan. Elintik na yan. May ospital tayo dyan. Ba't ninyo asikasyon yung ospital? Yung binayad niyo sa si ambulance na yan, dapat binayad niyo sa mga equipment para sa ospital para makatulong sa mga emergency purposes na mga may sakit na mga mamamatay na tao o na disgrasya. Yun nga bahala na po kayo. Ang sinasabi ko lang po, marami pong paraan na para makatulong at may mga prioridad dapat. Hindi yung kailan yun na pag-usapan, gusto ko lang malaman ninyo ha. Kailan yun, napag-usap, pasensya na kayo, patalong-talong na itong sinasabi ko, para nga masabi ko na lahat. Kailan yun, parang inarinig ako, lalaparan yung kalsada. Parang ganun, ano? Tapos kinontra ng mga tao yun. Isa na rin ako sa kumontra doon, ha? Para sinasabi ko, hiniling ba ng tao yun? Ewan ko kung ano nangyayari ngayon. Siguro, ewan ko. Kung gusto nyo, ipost ko pa dito yung sinabi ni Mayor Magalang ng Baguio, na talagang pinuprove niya na... Sinasabi niya na ang mga mayors nga daw is ganyan, yan ang mga public highways, yan ang number one daw na negosyo, ang pagkakitaan ng mga mayor, kasi doon sila tumitiba eh. Kung baga sa ano eh, ewan ko kung ilang percent yung sinasabi. Pati yung interview ko kay Mayor, ex-mayor Dindo, sinabi rin na ex-mayor Dindo yan, na isa yan sa mga tinatawag na modus operandi ng mga politician para magkapera. Gagawa ng proyekto, para yung proyekto na yon, yun na nga, bibigyan ng pondo, di ba? Kunwari, padadaanin sa batas. O, kakausapin yung barangay
tinatawag na sanggunian bayan, no? Ipapa-approve yan, no? Sige, ganyan-ganyan. At tapos, hindi na alam ang taong bayan ang kawawa. Kasi, siguro 1 million o 10 million, talaga ito 1 million na lang. 1 million yung project na hiningi ang pondo, tapos ang mapupunta sa proyekto kalahati na lang. Kasi binulsa na yung mga kalahati. Hindi sa akin galing yan. Galing yan kay Mayor Dindo, ex-Mayor Dindo, tapos kay Mayor naman ng Baguio na si Magalong. Ganyan ang mga pinag-uusapan nila dyan. Sino yung Magalong na yan? Ex-Mayor siya ng Baguio, no? Dating kwan pa yan, hindi ko alam. Basta military yata yan, eh. Narinig ko rin yung mga interview niya, pero hindi ko kailangan sabihin sa inyo to, kayo itong mga tigad yan, eh. Kayo dapat nakakaalam. Pero dahil siguro kulang kayo sa oras, amin, ang taong bayan, na hindi si Mayor. Si Mayor, alam dapat niya yan, eh. Dapat nga, membro pa yan ng tinatawag na Mayor's League yata ng Pilipinas na tungkol sa good governance. Eh, alam ko kung membro siya dyan. Siguro malamang hindi. Eh, alam niya sa good governance. Kaya nagtatanong siya sa tatay niya dahil hindi niya intindihan yung mga good governance na tinatawag, eh. Ewan ko kung nababanggit niya yan. Siguro mababanggit niya sa susunod pag sinagot niya ako about his father's position in good governance at siya kasiya kung asan ang position niya sa good governance. Eh, ang alam ko yung mga advisor niya, yun. Yung tinatawag na congressman natin, yan. Eh, samantalang, ang dinig ko rin, kayo naman ulit magdagdag niya yan. Ang dinig ko rin is convicted dahil sa yung ginawa niyang kalokohan sa kayo na, hindi ko na isa-isahin sa inyo. Kasi yan ang mga advisor niya. Yan ang mga connection ng sinatawag na tatay niya na iminamana niya ngayon. Connection. May connection din ang tatay niya. Yan ang natutunan niya sa yung tinatawag nating administrator ng bayan ng Caydukan. Kaya ako yung kinokontra, eh. Kaya ako nagtatanong, eh. Because of all of these things, marami kayo mga kababayan na kumakampi na hindi nyo nga alam. Pati yung isang nag-comment doon sa akin, ang pangalan niya, banggitin ko talagang pangalan para kayo na mismo mag-trace. Nakamali kasi ako doon sa sinabi ko, eh. Yung Sheila Faye. Oh, yun. Ang sinabi ko kasi asawa niya, may connection. Kasi kumakampi sa kay Greggy. Sa totoo lang, kaya pala kumakampi, hindi pala, mali pala yung sinabi ko na asawa. Kapatid niya, ayan, nagkakandidato. Ayan, sa linya naman ni Greggy din. So, these are all the reason why na nagkukontra sila sa mga sinasabi ko, samantala ako, sinasabi ko lang naman sana na kung wala naman palang masama, eh, nasagot man lang sana, pero hindi, eh. Napopoliticize kasi sinasabi ito na si Rocky para ang pakialamero, sino nga ba naman ako? O ibanggit ko na dito, hindi ko na isa-isahin yung mga sinasabi niya kasi mahaba itong video, eh. Ayoko nang pakinggan kayo. Kung gusto niyo pakinggan itong mga sinabi ni Greggy, balikan niyo yung mismo. Tingnan niyo sa Facebook account niya. Hindi niya ginagamit yung Mayor Greggy. Ang ginagamit niya, Yorme. Hindi ko. Inuulit ko, hindi po ako nagigipagkumpetensya kay Mayor Borong. Inspirasyon po natin yan. At malaki po ang kanyang nag-iambag sa pamamalakad natin sa Caydukan. Oh, ayun. Sige. Ano pa lang naambag? Sige, clear mo nga kung ano yung naambag ng pag kuha mo as administrator sa tatay mo. Sige, ba't hindi yun ang explain mo? Yun ang kailangan ng taong bayan, eh. Gina-justify mo na yan ang makakatulong sa'yo. Sige, ibigay mo isa-isa. Ano yun? Kasi sinisweldoan siya ng bayan, eh. Baka hindi mo alam, may listahan ako dito ng mga pangalan ng mga sinisweldoan niya sa inyo. Hindi ko naistahin sa inyo yun kasi ayoko namang makialam talaga kung tutuusin. Ako, akala ko na isutulong ko pa nga sa'yo ito na ma-clear mo sa mga taong bayan yung palang naririnig ni Rocky, ay mabutit sinabi ni Rocky para ma-clear ko sa taong bayan kung ano nga ba ang reklamo ng taong bayan, bakit nga ba ginawa ko ito? Ito po ang ginawa ni Borong. Ito po ang kaya kami nagsama ni Borong dahil ito po ang ginagawa niya kasi hindi ko po kayang gawin yun, eh. Siya ang may kakayanan niya kaya ito ang ginagawa niya. Ito. Bakit hindi mo ganyanin? Ayun, 'di ba? Pagkakataon mo na dapat 'yan, 'di ba? Pero wala, hindi yan ang sinasabi mo, eh. Marami kang sinasabi na hindi kailangan kasi akala mo malilibang mo yung tao dun sa mga project mo or yung programa mo, yung mga binibigyan mo ng mga tinatawag na mga gift mo dun sa mga matatanda, sa mga ganyan. Naku po, bolero, mga style ninyo talaga. Eh, kung salamat kung nakakatulog ka pala, pero wag mo ipagyabang yung mga yan kasi hindi mo naman pera yan. Kung sarili mong bulsa yung pera, o siguro maniniwala ako na tama mong sabihin. Hindi naman, eh. Galing naman yan sa kung saan, eh.
'di ba? It's either tulong ng gobyerno, tulong ng sanghay ng gobyerno na para makatulong sa mga nakakatanda, sa mga tumatanda o may mga sakit na mga tao o may karamdaman. Wag mong angkinin, hindi yan iyo. Wag mong lokohin ng taong bayan. Kayo mga politician, ganyan ang mga style ninyo eh. Tapos gagamitin niyo pa yung tinatawag na pondo ng bayan, gagamitin niyo pa at doon yung bibibigay sa mga kilala nyo lang or yung mga butante nyo or yung mga kampi sa inyo. Kaya lumalabas, talaga nga namang meron kayong mga kakampi. Kayong mga nakikinig ngayon ng mga kakampi ni Borong or kakampi ni Greggy, normal yan na kumampi kayo sa kanila dahil nakakatulong nga sila sa inyo, di ba? Pero yan ba ang tama? Hindi eh. Hindi nyo alam, niloloko kayo, nilalagyan kayo in that way, ano? Parang lagayan sa inyo, para nga maging close kayo, para nga kayo ang magsasabi na okay ito si ganito, okay ito si mayor, okay ito si ganito. Yan eh. Alam mo tawag nga dyan, mga kwan kayo, mga tuta kayo. Tapos ayan, yun, may isang Faye na magsasalita, nakasira pa ngayon itong Faye yata eh. Itong tinatawag na Sheila Faye, nakasira pa doon sa asawa niya. Maaring mabuting tao yung tao, yung lalaki na yun na magkakandidato. Eh alam mo, nasabi lang naman sa akin yun, ay hindi pala asawa, sorry, kapatid niya. Eh binati ko pa nga siya doon sa sinabi ko, yung lolo niya, si ex-mayor Umali, talagang magandang record nun. Isa yun sa pinaka, dapat ngayon may revolto pa, may revolto, ewan ko, tawag doon. Dapat may statue pa nga yan dyan sa kwa natin eh. Para maging tinatawag na sundan sana ng mga politisyan. Kasi nung araw ganyan, maganda ang mga palakad. Talagang word of honor, honesty, transparency. Tapos nakikita ko naglalakad pa yan. Magandang ano, maganda talaga. Pero bahala na kayo. Matanda na, old kwa na yung aming pinag-uusapan dito. Bago na kayo ngayon. Computer age na or social media age na ito ngayon, kaya lang, yun na nga, gamitin natin itong social media. Mga kababayan, ito po ang tinatawag na paggamit ng social media. Kami po nung araw, or hindi kami, yung nakakatanda pa sa amin, alam mo, yun lang, mag-meeting kami siguro para pag-usapan namin yung galit namin sa kung kanino, hindi namin magawa eh, di ba? Or kung hindi man, yung mga palagyan natin yung 10 years ago. Para kami mag-meeting, abay, kailangan namin gumastos para lang makapunta dito, makapunta doon, para mapag-usapan namin kung anong pag-meeting namin. Ngayon, hinihiling ko sa inyo, mga kababayan, meron na po tayo ngayong tinatawag na Zoom, meron na po tayong tinatawag na Messenger, Facebook, YouTube, ang dami po niyan, Twitter. Pwede kayo mag-usap, pwede kayo magtawag ng meeting lang kayo-kayo lang. Pag-usapan ninyo, libre po naman yan. At kung hindi nyo kaya, yun siguro saka kayo mag-contact sa kagaya namin or kagaya ng mga S4S para kayo makagawa ng group, para kayo mag-usap kung kasi kailangan, hindi nyo alam kung saan kasi mahina ang signal cellphone. Sabihin nyo rin sa amin, baka makatulong din kami na makapunta kayo sa isang lugar na perong tinatawag na wifi na malakas ang signal at sikasuhin namin dun kung paano kami makatulong na makapag-organize kayo. Yan po ang kailangan ng taong bayan. Hindi ko kayo pinag-organize para gumawa ng gulo, no. Para makatulong nga kayo sa bayan, makatulong kayo dito kay Mayor. Dahil, yan, tingnan mo, humihingi na ng tulong doon sa tatay niya. Eh, matanda na yung tatay niya, walang alam. Instead ng humingi ng tulong sa inyong mga kabataan na may mga ideas, mga bagong tinubo. Or kung hindi man, yun na lang, humingi ng tulong doon sa Vice Mayor siguro. Oh, hindi siya tumingi siguro sa vice mayor or sa mga kanyang kagawad, mga barangay, ano, or kung yung tinatawag nating sangguniang bayan, magtanong siya doon or pag-usapan doon kung anong magandang proyekto, anong magandang gawin. Eh, wala eh. Ay, yun. Private ang kukontakin niya, yung tatay niya, yun daw maraming alam eh. At kung ako nga sa'yo, mayor, eh, dapat yun ang pinaupo mo. Kasi kung totoong advice lang ang gusto mo, hindi kailangan siyang nasa munisipyo. Punta mo sa bahay, tanungin mo, tay, ano bang problema, ano bang maitutulong mo? May ganito pong problema ko, eh, ganito, ganyan. Kailangan po ba talaga siya? Di ba, hindi, di ba? Oh, yun. Kaya nabubuko yung style ninyo na this is all just corruption para magkapera, sumisweldo pa, samantalang ang naitutulong is para lang naman mapanatili yung inyong hawak sa taong bayan. Yung inyong power, para hindi mawala yung inyong power, yung katakawan nyo sa power ninyo. You would like to establish this position at hanggat sa yun na nga, tinatakot nyo yung taong bayan. Eh, kung hindi nyo ako matatakot. Pinaparinig ko ito sa mga taong bayan, ano? Bakit ko pinaparinig ito?
Dahil nga, ito yung pananakot po nila. Eh, kayo naman yung natatakot. Sino ba yung mga yan? Tao lang din yan. Pitikin mo yan, matutumba rin yan eh. Ang mga power niyan is yun na nga, ini-exaggerate lang nila para nga kayo matakot. Naalala mo nyo ba si Saddam Hussein? Naalala nyo ba si Gaddafi? O di ba mga powerful ng mga tao nung araw yan? Nakalong kung mga sino, di ba? I'm not saying they're bad. I'm just saying that they are exerting their power to intimidate people. Ganun lang din itong ginagawa ni Burong at saka ni Kwan, ni na Budoy or na kung sino man ng mga taga San Fernando na mayor na mag-asawa din and everything at saka yung gobernador na ewan ko ba kung anong power ng lintik na yon na marami rin siyang mga followers ko, no? Pero ini-expose ko itong mga taong to. This is my purpose in my video and in my postings. Hindi po ako kumukontra lang ng tao dahil galit ako sa tao. Sa totoo lang, kaibigan ko rin yan sila. Ang ini-expose ko dito, yung kalokohan na ginagawa, na kayo na may natatakot. O mapunta na ako sa eleksyon, ha? Kasi nga, isa pa ito sa rason ninyo, eh. Ikaw naman, Rocky, akala mo kung sino ka na sasabihin mo sa amin, tanggapin nilang namin ang pera, pero wag namin butuhin yung tao. Buhay namin nakataya dito, eh. Parang ganun ang ibig yung sabihin. Naku po. Luma na po yung rason na yun. Huwag niyo pong huwag ka pong matakot. Tanggapin niyo yung pera, tapos huwag niyo butuhin yung tao. Kasi nga, pagka tinanggap niyo yung pera, akala niyo pag natalo yung kandidato dahil hindi niyo binoto, akala niyo babalikan kayo. No. Ang takot lang ng mga yan. Alam niyo kung bakit? Dahil karamihan ang nagbigay sa inyo ng pera, nanloko din yun. Kung sino man yung nagbigay sa inyo, dapat ang binigay sa inyo 500. Ang ibibigay sa inyo naman 100 lang eh. Binuksan na yung 400. Di ba? Oh, kagaya niyan, marami akong ebidensya diyan, pero hindi ko na kailangan sabihin niyo, alam niyo naman talaga 'yan eh. Ang point ko lang dito is huwag kayong matakot dahil hindi totoo na kayo ibabalikan. At tayo, huwag kayong mag-alala, magtutulungan din tayo pag kayo babalikan. Sige, magtutulungan tayo, huwag kayong mag-alala. Oh, naalala niyo yung Nonong Reyes? Ewan ko kung nababalitaan niyo yung Nonong Reyes. Dinimanda nila ng libel ko, no? Libel, ha? Oh, ayun. Di ngayon nasa korte sila. O, nananalo ba yung nagdemanda? Hindi. Pananakot lang lagi. Pananakot. Huwag po kayong matakot. Kaya ito naman si Mayor, nakikwento ko lang ito dito. Hindi ko sinasabing ganitong ginagawa din ni Mayor. Hindi ko alam. Kayo na magbasa niyan. Ini-expose ko lang po ang kalokohan ng mga politician na kung sakaling hindi man ganyan si Mayor Greggy, eh, nasa sa kanya. Explain niya rin yan sa inyo na hindi siya ganyan. Kagaya niyang tungkol sa sa no mining. O, no mining yan siya kuno noon. Environmentalist ko, no? Mga kaibigan niya, mga environmentalist din eh. O, asa na sila ngayon? O, yan, naghihiwalay na. Di ba? Bakit naghihiwalay? Eh, kasi may pakinabang dun sa kabila eh. Sa atin, wala siyang pakinabang. Sino ba naman tayo? Wala naman tayong pera. O, hindi namin, pati yung mga kasamahan natin dito sa no mining, hindi man lang namin matulungan. O, nagkakandidato sila, hindi man lang din namin matulungan. Bakit? Eh, wala tayong pera eh. Kaya, mahina tayo kung tutusin. Inaabuso tayo naman nung may pera. Eh, pero hindi naman dapat perang pinag-uusapan dito, di ba? Ang dapat pinag-uusapan dito yung dangal eh. Yung serbisyo ng publiko eh. Kung pakinabang ng bayan eh. Kaya ka nga binoto o nilagay ka dyan sa posisyon para makatulong ka sa bayan. Hindi yung kung sino yung nagbibigay sa iyo ng pera, yun ang pakikinggan mo kasi yun ang nakatulong eh. Oh, di ba? Eh yung mga kurakot din naman yung kinuha lang din sa kurakot. Kaya ikaw, tumatanggap ka rin ng pera para mangurakot ka rin. O, tapos hindi mo rin, kunwari, hindi mo sinasabi. Hindi mo pinapakinggan. Hindi, pinapakinggan mo nga eh. Kaya nga nandiyan ang tatay mo, yan yung rason. Kaya nandiyan yung tatay mo dahil yan yung makakatulong sa yung tinatawag na pananatili ng power ninyo. Kayo ito ang mananatiling power magmula dun sa nakakataas, pababa dyan sa inyo. Dahil magkakaroon ng eleksyon sa October 23, di ba? October 23, ngayon, ano? October 22 ngayon. Ah, hindi. September 23 ngayon. So, October 30, magkakaroon ng eleksyon, di ba? O, yan. May expose yan sa susunod ng mga kampanya. May expose na itong sana pag-usapan nyo itong mga pinagsasabi ko dito. Kasi yan lang po ang makakatulong sa taong bayan. Hindi po makakatulong yung tinatawag na explanation ng tinatawag na legalities. Ako po, wag na po kayong maniwala kasi ang mga legalities, kagagawa na nga po yan ang mga matatalino sa legalities. Yan yun. Yung batas ginagawa. Tingnan mo yung batas na sinabi ng ni Noble doon sa kanyang pasensya na kayo, patalon-talon nito, no?
yung noble na tinatawag na director ng ano ng DNR ng Memaropa. Oh, ano yung sinasabi niya noon? May batas daw na sinusunod ang pagkaroon ng tinatawag na mina. Ganito daw muna, tapos ganito muna, ganito muna. Yan, ina-explain sa inyo para nga naman makita ninyo na sumusunod sila sa batas. Pero hindi yan ang usapan. Eh. Ang usapan is, maliit ang sibuyan, hindi pwedeng minahin. Period. Kung gusto nyo magkamina para makatulong sa bayan or makatulong sa bansa, magmina tayo doon sa malaking isla na doon na meron din pakinabang ang buong Pilipinas doon. Huwag yung isipin na yung gagawin sa San Fernando o gagawin sa Cantagda na mina ay makakatulong sa isla. Naku po, kalokohan yun. Yung mga kurakot po ng mga tao at kurakot ng mga politisyan, yan po ang makakapera. Tapos, pag alis nila ng serbisyo, wala na, makakalimutan nyo na yun. Sila po ay nasa ibang lugar na, ang bayan natin, ang isla natin, siya ang maghihirap. Kaya, kailangan ang advisor nitong bata nating mayor kasi hindi niya alam yan. Kaya, bilang advisor na rin ako ngayon, na kung makikinig lang si Mayor, maintindihan niya sana. Kailan lang, nag-post din siya. May mga Koreano na pumunta dyan sa atin. O, ano yung ginawa ng Koreano? Nagkinontak daw ng tao, sabi ni Mayor, kinontak ng isang tao, professor dyan sa RSU, nakausap ko yung professor ng RSU na yon, inirefer daw sa kay Mayor, na Mayor, meron daw isang tao, gustong tumulong daw sa bayan, gusto ko daw makausap. Anong ginawa nila, Mayor? Pumunta sila sa Tagaytay. O, facts, itong sinasabi ko, ah, fact. Hindi ito chismis. Kung hindi niyo alam ito, mga kababayan, ito inuulit ko sa inyo. Ganitong ginawa niya. Pumunta sila doon sa Tagaytay at kinausap yung mga nag-o-offer ng tinatawag daw na libre kuno na solar panel. Ano kayang nangyari na ngayon yon? Dahil criticize ko rin siya doon. Ang sabi ko, Mayor, ang sinabi niya, meron daw libre na ibibigay ng mga solar panel. Asan ngayon yung solar panel? Siguro, tutulong yun sa isa. Siguro na lang na maliit na lugar, bibigay ng solar panel. Pero sinabi niya, nagsuggest siya, o pinasok niya, siningit niya, gusto niya daw tumulong din ng, bakit, ano kaya kung lagyan din daw ng mga solar panel ang mga covered courts? Ah, di ba? Lalaki doon, covered courts. Ayun, hindi na usapang libre yun. Yun na siguro yung umpisa ng negosyo, isa. Number two, yung sinasabi niya na makakatulong nga daw ito sa bayan, di ba? Puro mga promises, eh, puro promises. Kaya tinira ko, sabi ko, alam mo ba, Mayor, na yung mga solar panel, isa yan sa pinakamura na dapat gawin nitong magtutulong sa'yo na sinasabi mo. Ang gastos dyan is yung baterya. Kasi pagka nagkaroon na ng tinatawag na solar panel ito, pagka nagtama ng ang araw dyan, magko-collect siya ng electricity, yung electricity i-store mo yon. Saan mo i-store yon? Sa bag? Sa lupa? Hindi, i-store mo yon sa isang baterya para pag gabi, pag kailangan mo, yun ang tatakbo, yung baterya, yung in-store mo doon. Eh, yun ang magastos. Saan siya kukuha nun? Yun. Hindi niya in-explain sa bayan yun eh. Okay, wala siyang alam doon. Ang pumunta kasama niya, wala namang alam din. Supposed to be, ganyan dapat. Kung hindi mo alam, magsama ka ng tao na nakakaintindi tungkol sa ganyan, sa solar panel o sa renewable energy. Wala eh. Puro lang sige ng sige. Yan ang sinatawag ko na kailangan may advisor siya. O, ay, sinong advisor niya? Si Burong. Si tatay niya. Ano alam ni Burong tungkol sa mga electricity or sa mga renewable energy? Wala. Yan ba inaasahan nyo mag-aasenso ang bayan? No. Ang gusto niyang gawin is lang yung mga gifts. Bigay ng mga gift. Instead, nagbibigay siya ng mga tulong sa public, sa taong bayan kung paano magkagawa ng negosyo, paano mag-umunlad ang buhay. Eh, itlog lang, ini-import nyo pa. Eh. Wala man lang kayong itlog dyan. Eh. Galing pa sa ibang lugar ang itlog. Eh. O, lahat para galing sa ibang lugar. Kaya sana, ano kaya kung kontakin niya itong mga mata? Turuan na lang kita ng konti siguro. Kontakin mo yung mga graduate na mga engineers ng Sibuyan o ng Kedyukan, mga doktor, mga nurses, mga businessman, kontakin mo at pag-usap-usapin mo. Baka mamaya makagawa sila ng tinatawag na magandang plano para sa bayan, para sa isla. Yan ang dapat kontakin mo. Hindi eh. Sumusunod ka lang, sabi mo nga, no? Tinatawag na connection, ayun. Sumusunod ka kung anong sasabihin ni congressman, anong sabihin ni gobernador. No. Gawin mo ng paraan, ikaw mismo. Kaya ka binoto ng tao dahil ikaw ang inaantay ng tao. Pero pahaba na ng pahaba itong sinasabi ko, pero nakikita niyo yung point ko. Ayoko na po magsalita ng out of the topic lang itong mga pinagsasabi ko. Pero ganun din naman ang ginawa niya eh. Di ba?
kinausap niya kuno ako, sinagot niya ako, pero lahat siningit niya, pati yung mga gifts niya na mga sinasabi at tulong sa mga tao. Project daw yun, program daw yun, program pala yun, ang akala ko hindi yung program. Ang program is mayroong ginagawang umpisa hanggat sa matatapos, hanggat sa, ne, ito regalo lang yung pinag-usapan mo, eh, regalo. Parang inuuto mo naman ulit yung taong bayan. Eh, alam ko marami kang ginagawa, alam ko. Pero yun nga ba ang para sa bayan o pasikat lang din para ikaw eh maturing ng taong bayan na maganda ang ginagawa? Eh, hindi, tinuturo ko sa taong bayan ang ibig sabihin ng maganda. Tinuturo ko sa taong bayan kung anong tinatawag na mag-aasenso. Kung mag-aasenso po kayo, itong dapat. Ang inyong mga hanap buhay, mayroon kayong kinikita. Meron kayong pera. Tapos kung ano man ang mangyari sa inyo, demanda kayo, merong magtatayo sa inyo na para hindi kayo madimanda na maloko lang. Merong magtatanggol sa inyo. Kung magkasakit kayo, merong kayong tutulong sa inyo na, na gamot at saka. Hindi yung meron kayong sasakyan papunta doon sa lao, sa kakwan, sa ospital. Hindi, yung ospital natin dyan na masikaw sa inyo. Dahil sa susunod, utang na loob nyo na naman yan sa kay mayor kung yung mapasakay kayo doon sa yung tinatawag na asi ambulance. Yan, ganyan ang style natin sa atin eh. Buro utang na loob. Kasi nga naman, pag may utang na loob ka, ayun, iboboto mo nga naman sa susunod. Kasi kung hindi mo iboto, ikaw ang walang haya. Ganun lumalabas eh. Hindi po. Kalimutan nyo na po yung utang na loob. Sinasadya po yan ang mga politisyan na magkautang na loob kayo para nga naman gaganti kayo sa bandang huli. Okay. Last na lang ito, no? Para maputol na sa gagawa na lang siguro ako sa susunod na video pero mahaba na masyado. Para may ayos ang problema, kayo. Wala po kayo rito. Sa salita lang po kayo magaling. At gusto nyo po ba maniwala sa iyo ang mga taga-Kejukan na hindi nga po namin naaaninag ang inyong anino dito sa bayan ng Kejukan? Asan po ang inyong kredibilidad para sabihin na kayo lang ang may malasakit sa bayan at kaming nandirito nagsasakripisyo ay wala? Isamantalang kayo po ang tumalikod sa pagiging Pilipino nyo, sa panunumpa nyo sa ban ng inyong allegiance at citizenship sa ibang bansa. Pag-usapan din natin ang liderato. Ano po, saan po tayo huhugot ulit ng kapal na muka para pag-usapan at pangaralan po ako pagdating po sa liderato? Isamantalang kayo nga po binuo nyo at pinangunahan ang kasama na kung saan ay hindi nagtagal, 2 taon lang ay na-dissolve ang grupong ito. Kayo ang nagbuo, kayo ang leader ng grupong ito. Nang inyong intensyon ay pagsamasamahin ang mga taga-Kejukan, taga-Sibuyan. Ngunit ang tanong ko lang po, bakit hindi nagtagal ang grupo na binuo nyo? Bakit na-dissolve ito? Alam naman po ng karamihan na ang dahilan po ay kayo sapagkat hindi po kayo marunong mag-handle ng organisasyon at hindi nyo po kaya pasundin ang mga tao na kasama nyo po sa organisasyon. Inira pa rin ako ni Mayor tungkol doon sa sinasabi niyang yung tinayo ko daw na grupo, yung kasama. Kasi daw, nawala na daw yung group na yon. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kaya nawala yun, kasi ganito po yan. Ayoko po yun eh. Sa totoo, founder lang po ako niya ng kasama nung araw. Pero pag pinobserbahan mo yung pangalan ng kasama, is Kejukan San Fernando Magdiwang. I was thinking already long before ng Sibuyan nga. Pero, yun nga, anong ginawa namin? So, ako noon, bilang ako'y binoto na magpalakad nung kasama na yon, ginawa ko yung tinatawag din na pinaka-kwang ko, termino ko. Ang termino ko is 3 taon. Kasi Kejukan, San Fernando Magdiwang. So, nagkaroon ka namin ng pa-piesta namin sa Kejukan, pa-piesta namin sa San Fernando, at pa-piesta namin sa Magdiwang. 2014, tapos na ako. So, 2012, 2013, 2014. Nung 2015, iba na po ang mga naging officials. Ipinasa na namin para sa mga kabataan, para sa mga susunod na may mga idea. Yun nga po, akala ko nakakatulong ako sa tinatawag na yung
yung hindi pag-stay sa power, kundi ipamigay, ibigay sa mga iba kasi baka mamaya may mga ideas pa silang mas maganda kaysa sa amin. So pinamigay namin yon. Alam niyo ba kung sino ang sekretary doon? Si Greggy. O yan, di sila na ang nagpatakbo noong 2015. O ngayon, yung ibang opisyalis doon, hindi ko nasasabihin dahil wala namang kasalanan yun, wala namang sinabi yun. Kaya ko lang binabanggit sa inyo, dahil siya ang sekretary doon sa opisyal na susunod na kasama. Yung tinatawag na 2015 to 2016, 2017. Anong ginawa nila? Anong ginawa ni Secretary Greggy? Meron ba kayong narinig sa kasama about it? Wala, di ba? Section siya ng Secretary. Oh, siya ngayon ang nagtatawag na hindi nagpatuloy ng tinatawag na group na kasama. Kaya wag siya magpapalusot sa inyo na kagagawan ko daw yun. Okay, nasagot ko na siguro yun. Pero tanungin nyo pa rin ako kung gusto nyo. I am open sa Facebook na yan. Hanapin nyo lang pangalan ko, ilagay nyo Jean Rocky Rojas. Questionin nyo ako kung gusto nyo, meron kayong gustong itanong. Open book po ako. Tungkol naman sa sinasabi nilang, sabi ni Greggy, kwan daw, hindi na daw ako Pilipino. Ni-renounce ko na daw ang aking pagka-Pilipino. First of all, hindi rin natama. Ang nagre-renounce na pagka-Pilipino, ewan ko kung sino yun. Kami hindi po. Ako'y nakatira dito, tumanda na ako dito, 40 anyos na ako dito. Siyempre merong tinatanong na if you would like to have the benefit of the people in Switzerland. Eh, siyempre gusto rin namin yun. Nandito na rin kami naninirahan. Gusto rin namin pakinabangan. So we applied for citizenship. But it doesn't mean that I renounce my Filipino citizenship. Mali po yun. Mali po yun, Mayor. Abogado ka, pero hindi mo alam ang sinasabi mo. I did not renounce. In fact, if I would like to be a Filipino, I just got to the Philippine Embassy and I just maybe pay $200. In fact, ginawa ko nung kwan eh, nung election 2020, nagtanong ako kasi gusto kong magboto eh. So nagtanong ako, how can I vote? It's very easy. You just come, you make this, pay $250, then you can vote. So I am again a Filipino if I like. Kaya lang hindi ako, ayoko lang mag-Pilipino dahil nga sa kalokohan ninyo. Puro kayo mga corrupt. Puro kayo tatakutin niyo yung mga tao ng libel na sinasabi niyo. Naku po. Hindi po ako gago na gagawin ko yun para kayo makaisa sa akin. No, no. That's one the reason. Pero, kung ako totoong Pilipino, ba't ako nakikialam sa inyo ngayon? Diba? Kaya ako nakikialam dahil pinapakita akong Pilipino ako. Gusto kong makatulong kahit na wala pa akong pakinabang. Yan pong mga tumutulong sa inyo, obserbahan nyo lagi kahit sino. Pagka sinabing gustong tumulong, obserbahan nyo kaagad. Bakit kaya tumutulong itong mga ito? Kasi meron silang gustong pakinabang na gagawin. Meron silang tinatawag na agenda. Meron silang self-interest na tinatawag. Ako wala. Hanapin niyo po kung asan ang interest ko. Dahil ako magkakandidato, hindi rin pwede. Hindi naman ako Pilipino na. Gaya na ang sabi niya, hindi na ako pwede magkandidato. So wala na. Tapos matanda na ako. Okay. Pera. Kumukuha ba akong pera sa inyo? Hindi rin. Hindi rin ako sinisweldohan ng gobyerno. O so ano ngayon ang sinasabi ni Greggy na para akong nakikialam? No. Ang pakialam ko po is tulong lang. Yun lang gusto pong maintindihan ninyo. Ayoko nang humaba ito. Sa susunod na lang po. Maraming salamat. Kung may nakalimutan ako hindi masagot, pakisabi na lang po sa inyo. At ako'y sa susunod, ako'y magla-live na rin nga. Siguro, ito hindi pa nga ito live. Ito, minsan napansin nyo nga kanina, dumidilim. Kasi nga, babago-bago itong aming weather dito. Umuulan na. Tapos, umaaraw naman ng konti. Kaya lumiwanag na naman. At wala naman akong pwede lang sabihin sa inyo. Kundi, nasabi ko na. Ito, nandito lang ako. Ayan, or simple lang ako na tao, mga kababayan nyo rin ako. Wala pa akong intensyon na manira ng kapwa. Ako po ay ginagawa po lang ang tinatawag na bilang citizen ng Filipino na hindi man ako siguro taxpayer. Kasi nga, siyempre, alam ang magbayad ako ng tax dyan. Eh, dito ako naghahanap buhay, dito ako nabubuhay. Dyan pa ako mag-double taxation, na po yun, di ba? Kaya baka yan ang mga palusot na ginagawa sa inyo ni Greggy. Na ang mali is akala niya porque hindi ako nagbabayad siguro ng tax dyan, eh wala na akong pakialam o hindi na ako pwede magsalita. I will always say what I would like to say, kung lalong-lalo na ako mapapakinabangan ng aking kababayan. Kaya, reminder lang, Greggy, don't make mistakes because you are the one who is elected by the people and I am not. I am only one who can only say something in my own opinion
and with the help of the people who are complaining dyan sa ating bayan, na sana pasalamatan mo na lang at nalalaman mo. Kasi hindi naman pwede yung mga nasa paligid mo ang magsasabi sa'yo nito. Dahil yung mga nasa paligid mo, puro yes people yan. Puro lang mga swapang din yan. Gusto lang makinabang din. Kasi nga, binibigyan mo ng mga gift. Binibigyan mo ng mga ganito na ganyan. Yan ang uso dyan sa inyo. Pero don't worry. Hindi yan tatagal yung mga ganyan. Kasi natututo na yung taong bayan. Kaya kayo naman mga taong bayan, please lang, last na lang nasasabihin ko sa inyo, don't forget, libre po ang social media. Pwede nyo kontakin kahit sino. Kung hindi nyo kaya mag-resets, wala kayong load or wala kayong signal, padalhan nyo lang ako ng note or kung sino man yung ibang mga kakilala ninyo na mga nagganito rin ang mga paninindigan, magtanong kayo. Handa kaming tumulong sa inyo sa mga hindi nyo makuha na tulong dyan sa ating mga politician. Tungkol naman sa iyo, Greggy, maraming salamat and I appreciate it very much that you are very patient sa pagkakasabi mo rin ng mga reklamo mo. I like it very much. Ako, ganito lang ako magsalita. Medyo siguro nakakasakit din ako sa tono ko. Pero pagpasensya nyo na. Ang pakinggan nyo na lang is yung points na sinabi ko at hindi yung tono ng boses ko or yung temperament ko. Hindi naman perfect ang tao. Yun siguro ang kahinaan ko. Pero ang point ko lang is, huwag po tayong matulog kasi kung nagtutulong tayo sa ating isla, ay walang ibang paraan na maganda kundi yung mag-expose tayo dito sa social media ng mga katiwalian, yung mga tinatawag na corruption. Kasi hindi naman po nakarating dyan ang mina sa atin kung hindi sa corruption ng ating mga politician. Bakit ko sinasabi sila ang corrupt? Eh sila ito ang hindi makadesisyon hanggang ngayon. Di ba? Kaya kailangan na, so October 30, sinasabi ko sa inyo, iboto natin ang tamang dapat iboto, lalong-lalo na yung mga sinusuportahan namin dahil ganoon din po ang mga paninindigan ng mga yon. Ang mga sinusuportahan ni Greggy, tama lang din yon, yun din yung kanila. But nasa sa inyo kung suportahan nyo rin yung kanilang mga kandidato. Pero sa unang-una lang is maobserbahan nyo yan. 3 days before the election or 2 days before the election, maglalabas ng mga pera siguro. Yan mga yan para manalo yung kandidato nila. Tanggapin po ninyo ang pera, huwag nyo lang po ibotong tao. Tandaan nyo po yan. Kung magkaroon kayo ng problema, magtutulungan din po tayo dyan. Maraming salamat sa inyo. At sa susunod na marami, check po ako nakalimutan. Hindi na po ako nagbasa. Kailangan ko lang pong maasikaso yung dapat kong gawing iba. Sana naman is pagpasensya nyo na lang itong aking mga nasabi dito. Hindi ko po intention saktan ng tao. Ako po ay nagbibigay lang ng opinion ko. Kaya lang, medyo tumataas ang kwan natin, ang ating temperament kung nakakarinig tayo ng hindi tama, na parang maaaring hindi sinasadyang panluloko pero nakakainis din minsan kasi hindi tama. Ang alam namin ang tama kung paano magpatakbo ng tinatawag na bayan. Hindi tayo naging mayor pero ang ibig ko lang sabihin, dapat open. Dapat hindi yung kilala lang ang kakilaang gagamitin or ang pakikinggan. Dapat pakinggan mo taong bayan. Mga kung hindi mo man mapakinggan taong bayan, meron silang inilagay dyan. Yan yung vice mayor, nilagay nila dyan. Yan yung sangguniang bayan, inilagay ng tao yan. Yan yung mga barangay captain at yan yung mga kagawad. Kung yan hindi mo papakinggan at hindi mo pang bibigyan ng proyekto yung mga iba dyan dahil kinukontra ka, yan po ang hindi tama sa mga ginagawa. Maraming salamat sa inyo. Till the next video. Salamat po.